Walang pinakamaganda tuwing ipaliliwanag ang federalismo at saka yung constitutional charter change, yung pagpapalit sa saligang batas natin. Kasi marami ka nang papalitan eh. At saka sa sandali, tandaan ninyo ha, sa sandali, nabuklatin yan. Buksan, operahan yung saligang batas natin. Nakita ninyo yung kung ilan yung mga provision na sinasabi nilang gusto nilang palitan dyan, ipinanukala nilang palitan, na isinumiti ng consultative committee. Akala nyo ba yun lang yun? Ba hindi ho? Kasi pagka ang konstitusyon, kahit sabihin mo, isa lang ang gusto mong palitan dyan, at nabuksan na, pwede ng palitan, pinayagan ng palitan, oh, eh lahat na doon pwede nang kalikutin. Ah, parang ano yan, babae, dadali mo sa motel, lahat pwede mo nang gawin doon sa babae, mga kaibigan, pag sumama, di ba? Oh, pag pumayag, oh, lahat pwede mo nang gawin. Ganun po yun eh, mga kaibigan eh. Ah? Oh, isipin ninyo, dapat kung sino yung mga gumawa niyan, kayo magpaliwanag. Kayo ang humarap sa publiko. Kayo ang sumagot sa tanong. Dahil kayo gumawa niyan eh. Alam ba ninyo yung halimbawa nung araw, ano? Kapag ka merong hindi maliwanag sa konstitusyon, yun nga, doon nga natin sinasabi, maging si dating Pangulong Ferdinand Marcos, kinukonsulta si Tolentino pagdating sa konstitusyon, kahit na kalaban niya sa politika. Eh, dating oposisyon si Tolentino eh, nung araw eh. Oh. Pero, nakikinig si Marcos sa sinasabi nila. Oh. Sila ang magpapaliwanag. Kung sino yung, alimbawa, yung nung panahon ni Cory, di ba? Nag-appoint sila ng mga ng mga kumatawan sa pagbabago ng saligang batas natin, yung ano ba tinawag yun? CONCOM din yun eh. Constitutional Commission. Mga kaibigan. Oh, pagka merong hindi maintindihan doon, ang nagpapaliwanag kung sino yung available. Kasi pwedeng magkaroon ng question after na naipasa ang saligang batas, babango ng ang problema ngayon sa konstitusyon na hindi nasagot nung una, ngayon makikita yung pagkakamali, nung naipasa na, umiiral na, tsaka nakita yung depekto na gustong alamin. O, ang magpapaliwanag nun, yung mga kasali sa gumawa nun. O, halimbawa ngayon, hindi ba kaya nga tinatanong si dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide? Bakit? Eh kasi siya chairman nun eh, ng Constitutional Commission. Kaya pag kami tanong ka dito sa Constitution, pwede mong tanungin yung gumawa nung saligang batas. Pati na yung si Christian Monsod, naging member yata ng ano yun, Constitutional Commission. Eh sila magpapaliwanag kasi sila gumawa nun eh. Alam nga namang ipaliwanag nila tapos mas may nalalaman ka kaysa sa kanila. Imposible naman yata yun. Kasi meron mga provision sa saligang batas. Ayun, katulad niyan, sa political dynasty, anti-political dynasty. Oh. Eh hindi ba ang depekto dyan sa umiiral na provision sa anti-political dynasty sa kasalukuyang konstitusyon natin, mga kaibigan, eh yung kailangan pa para maipatupad mo itong anti-political dynasty, kinakailangan magpasa pa ng enabling law. Ha? Kung sino-sino yung hindi pwedeng
kumandidato sa mga dynasty, sa mga angkan, mga kaibigan, na pinagbabawalan sa batas. Kailangan pang gawin yung batas na yun. Yun ang hindi nga ginawa eh. Kasi ayaw nila yun. Dahil ang gusto nila, angkan sila sa gobyerno, mga kaibigan. Kaya hindi nila ginawa yun. At malabo rin na maipasayan dito. Eh, ultimo si Presidente Duterte nga nagsabi, eh, hindi ako naniniwalang papasayan eh. Di ba nung una pa lang, anti-political dynasty lo, nakita na ninyo, mga kaibigan. Kaya, yan eh, ngayon, tatanungin mo ngayon, available pa yung ibang mga kumatawan sa Constitutional Commission noon. Kamukaya sila, dating Chief Justice Hilario David eh. Oh, buhay pa yan eh. Tanungin, narinig ko nga, tinanong din sa kanya yan eh. Hindi ko lang matandaan yung sinagot niya. Sabi niya, tinanong siya tungkol bakit ganon yung ginawa sa provision ng anti-political dynasty law. Anti-political dynasty provision. Ang paliwanag niya, ang ano raw niyan, ang talagang merong ano diyan, panukala na ganyan lumabas yan, eh si dating ano, senador, dating minister, Blas Ople, pinaliwanag sa kanila kung bakit. Yun, dapat ipaliwanag yun. Hindi natin dapat isa-isang tabi yan dahil parehong batas itong ano eh. May kaparehong batas ito eh. Hindi ba? Ba't hindi mo ba pwedeng konsultahin yun kung paanong mailalagay sa saligang batas halimbawa ang kung papasa man yan, kaya hindi papasa, mga kaibigan, yung anti-political dynasty provision sa pagbabago ng saligang batas, hindi ba pwedeng tanungin yun? Para malaman mo kung ano yung interpretasyon nila, ano ang nasa isip nila nung gawin nila yon. Sila lang makapagpapaliwanag nun eh. Kailangan mo yung input na yon. Ha? Na makuha dyan sa mga kung ano yan, sa mga kumatawan dun sa gumawa niyang 1987 Constitution, mga kaibigan. At buhay pa sila. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kasi gagawa ka ng bago eh. Para malaman mo kung ano yung inisip nila nung bakit nila ginawang ganyan yan. At dito, ma-improve na. Yun talagang pag isinulat mo, definitely, talagang hindi na pwede. Yung anti-political dynasty. Eh, sinasabi nitong naririnig ko, kitang-kita mo, hindi magagaling eh. May babae pa nga eh, na narinig ko kanina eh. Ano, tinitiyak niya, pag naipasa raw yung dynasty bill, o yung dynasty provision sa Constitution, mga kaibigan, eh definitely wala nang makakatakbong kamakamag-anak. Eh sabi niya lang yun. Bakit? Nakakatiyak ba siya na papasa yun? At nakakatiyak ba siya na hindi babaguhin yun? Eh proposal lang nila yun. Hindi pa naman yun yung mismong gusto nilang ilagay sa saligang batas. Ha? Kakalikutin pa yan ng mga kakatawan sa, di ba ang binabalak nila, yung Constituent Assembly, mga kaibigan. Sila nga rin yung hindi gumawa ng batas eh. Ha? Na enabling law dun sa lumang constitution eh. Yung constitution natin ngayon eh. Hindi nila ginawa ng enabling law yan. Tapos sila rin ang gagawa nitong konstitusyon. Doon pa lang eh. Yung sinasabi nung bangungot oh. Kaya makikita mo hindi magaling eh. Yung umupo doon sa consultative committee. Babae. Ewan ko kung ano naging papili niya ron. Mga kaibigan. Pagkatapos sa kampanya, mahabang proseso eh, hindi pwedeng talagang kwan eh, bibiglayin mo eh. Unang-una, kapag kaya, halimbawa, na ipasa,
Oh, nagawa na, no? Pinagkasunduan na. O sige, ito na. Di ba dadaan tayo sa plebisito? Kung ano yung isusubo nila sa plebisito, kung ano yung ihahain nilang pagpapalit sa saligang batas, mga kaibigan, ha? Magpapaliwanag na naman sila dun eh. Alam nga namang, kwan, hindi alam ng tao. Kasi ang tao, boboto sa plebisito. Iboboto niya, dalawa lang. Oo o hindi. Ha? Sang-ayon ka ba o hindi? Ganun yun eh. Oo o hindi lang ang isasagot mo ron eh. Yes or no lang eh. Oh, bakit ka sasagot ng yes at ng no? Ibig sabihin, naiintindihan mo. Ha? Kailangan maintindihan mo muna. Eh, papaliwanag mo na naman doon. Kaya ano eh, masyadong dapat kung ano yung isinumiti nila kay Presidente Duterte, ang magpaliwanag ay ito mismong mga CONCOM. Bakit hindi sila mag-iwahiwalay? Magkanya-kanya sila ng region. Halimbawa, dito sa region 1 si ganito, region 2 si ganon. May kasama kayong baka tutulong na magpaliwanag sa inyo. Kasi kayo lang ang pwedeng magpaliwanag niya, walang iba. Dahil constitution yan eh. Oh, hindi naman pwedeng interpret siya ng kahit sino-sino lang eh. Kayo ang pwedeng mag-interpret dahil kayo ang gumawa niyan. Oh, hindi ba? Eh ganun din naman ang kwan eh. Ang Supreme Court, di ba? Hindi naman interpreter yan eh. Oh, mga kaibigan, ng batas, dapat yan gumagawa ng pasya ayon sa batas. Mga kaibigan, hindi, iba na ngayon eh. Nag-a-amend na eh. Nang batas eh. Nag-a-amend ng... Minsan nga, constitution pa ina-amend niya mga yan eh. Sa decision. Batas, ina-amenda. May batas. Iba yung decision nila rin sa batas. O di, inamendaan mo. Eh, ang pag-a-amenda ng batas. Sa Kongreso lang yan. Kapangyarihan lang yan ng Kongreso. Ang mag-amenda ng batas. O inaamyenda niya sa mga desisyon, di ba? O, ng, katulad ng Sandigan Bayan. Di ba, gumawa pa nga ng special law yung para sa plunder. Ginawang special law yan. Ang kasong plunder, walang piyansa. O, di ba inaamyenda ng Sandigan Bayan sa kaso ni Jinggoy Estrada? Binigyan ng piyansa? O, kita mo, ano nangyari? E di, nagkabuhol-buhol sila ngayon. Naging baliw sila pare-pareho. Bakit? E, nagdesisyon ng Korte Suprema ngayon, no? Ang sabi nila, dapat ituloy ang paglilitis kay Jinggoy. Yung kanilang pasya na yon, e base naman doon sa petisyon ni Jinggoy Estrada na ipatigil lang ang paglilitis laban sa kanya sa kasong plunder. Eh, sabi ng Korte Suprema, ituloy. Oh, dapat ituloy. Oh, paano ngayon yan? Ha? Eh, dinowngrade ng Sandigan Bayan yung kaso ni Jinggoy. O, di ba? Naamyendahan yung batas? Ano nangyari? Nagkabuhol-buhol ngayon sila. Hindi ngayon malaman ng Sandigan Bayan ano gagawin niya, no? Pupusta kayo. Bakit? E kwarte! Sipin mong baguhin mo yung batas, ang liwaliwanag. Pagtasong plunder, walang piyansa, tapos nagkapiyansa. Hindi raw may plunderer. E kahit ba hindi may plunderer, di plunderer pa rin. Anong katarantaduhan? Nilalagyan ng wording eh. Meron pa silang inordinate delay eh. Pagka iaabsuelto ka na eh. Mga kaibigan eh.